Happy, happy Wednesday, everyone. Welcome to the Mix Daily Top 10. I am VJ IE. I'll be bringing you the top 10 local and international music videos that you voted for on our website, mixph.com. Kaya dapat tumambay kayo dyan every day. Bumoto kayo sa mga favorite music videos nyo. Free lang yan. Walang mawawala sa inyo, guys. Nakasupport pa kayo sa inyong mga favorite artists and music videos. So for today, we have one new entry. So congratulations dahil finally, nakapasok na ang mga binoboto nyo, mga Juanista! Woo! Ito na ang The Juans with pangalawang bitaw at number 10. And that was The Juans with pangalawang bitaw entering our countdown at number 10. Alam nyo, as always naman, kapag may official music video talaga ang The Juans, bukod dun sa magandang kanta, inaabangan ko talaga yung outfits nila. Lagi silang coordinated pati sa mga exclusive interviews. Talagang merong theme. So, dito sa kanilang bagong music video, again, coordinated na naman. And grabe yung lyrics. So, pangalawang bitaw, may nakita ko mga lines na basically, ang pagka-interpret ko, like, naghiwalay na sila before because of the other party. And then ngayon, parang siya naman yung bitaw. Kaya siya pangalawang bitaw. Oh my gosh, nakaka-relate pa kayo guys. Well, keep on voting for it para tumaas pa ang kanilang standing sa ating charts. Okay, but for now, it is time for our next music video. Pero bago yun pala, magkwentuhan pala muna tayo. How was your week? Isa sa mga highlights ay I got to work again with Edward Barber. As in, nag-host kami ng isang event. Mapanood nyo na yan sa February 6. It's called YouTube Music Night Love Jonah. So it's the concert of Jonah and may special guests siya, sina Jamico, Bugoy Drilon, and Jeremy G. Ang gaganda ng production numbers nila guys, and this is in partnership with ABS-CBN and YouTube Music. So abangan niyo yan, napakaganda. And it was the first time ni Edward na mag-host outside mix. So, sobrang kinakabahan siya, but nag-enjoy naman siya. So, I'm so happy for you, Edward. Sana more hosting gigs pa for you. And push mo yung pagiging host bukod sa iyong pagiging actor and singer as well, Max. Pero sa ngayon, eto na muna ang ating next music video. Here is River by MNL48 at number 9. Dahil nga February na guys, these are the deadlines that you have to take note of. February 7, guys, yan yung last day na pwede kayong sumali sa Love on Mix. So Love on Mix, yan yung mangyayari sa February 14 kung saan babasahin namin ang inyong mga requests. So kung may mga music video requests kayo, kung meron kayong mga messages na gustong ipabasa sa mga VJs, well guys, pumunta na kayo sa link na pinupost namin sa aming social media accounts. Just look for hashtag Love on Mix, tapos may link doon. And then fill out the forms guys para makita namin yung messages at requests nyo at mabasa namin yan sa February 14. Okay, again, deadline yan ay February 7. And another deadline is February 15 naman. Hanggang February 15 na lang ang pag-count namin ng mga views sa music video entries ng Kimig 11th Edition. So guys, kung gusto nyo ma-count yun as your votes para sa Mixed Choice for Best Music Video Award, i-view nyo lang i-view at saka i-spread nyo yung link, pakita nyo sa mga friends nyo, let's spread OPM, yung mga bagong kanta sa Kimig 11th Edition, ipaalam natin sa lahat ng mga kilala natin. Okay, so hanggang February 15 na lang yung pag-count ng votes kasi 30% of the score para sa Mixed Choice for Best Music Video Award will come from the views sa YouTube. Pero of course, beyond the February 15, pwede nyo pa rin naman panoorin, nandun pa rin naka-upload yon. Okay? But for now, let's get back to the countdown. Up next are the boys of BGYO. They are the newest boy group. And sila rin actually yung boys that remain sa Star Hunt Academy. Sa mga naguguluhan, yes, sila rin yon. Sila ngayon ang tinatawag na BGYO. Composed of Akira, Jello, JL, Mickey, and Nate. And merong konting chika kasi I hosted the BGYO launch last week with MJ Felipe. And balita ko, grabe talaga yung pinagdaanan nila. It was my first time meeting them. So, ang dami talagang kinakwento sa aking stories na yung training nila na-extend dahil nga naabutan sila ng pandemic.
pandemya, parang dapat i-launch na sila. But what happened was talagang na-lockdown din sila. And balita ko nung December lang sila ulit nakauwi. So ang tagal nilang hindi nakauwi, hindi nila nakita yung family nila for so long, for several months. Tapos finally yung December lang daw sila nakauwi. So I'm so happy for them. Finally, na-launch na sila ngayong January. So, sa lahat ng mga fans ng BGYO, keep on voting for them sa aming website, mixph.com. But for today, they are at the number 8 spot. Ito na sila with The Light. On to some Hollywood news. So you may have heard that Marilyn Manson will be joining a show. It's called Creepshow. Tapos makakasama siya sa season 2. But ngayon, may bagong news na hindi na daw siya makakasama doon. They are taking him out of the show because of the allegations of his ex-fiance, Evan Rachel Wood. So si Marilyn Manson, when he was around 38 years old, tapos si Evan Rachel Wood was around 19 years old, they got engaged. But now, Evan Rachel Wood is claiming na she was horrifically abused. Yun yung talagang terms niya. When she was younger, talagang tinitrain na raw pala talaga siya to be submissive, the Marilyn Manson. Of course, nothing has been proven yet, but those are the allegations. And because of that, natanggal na dun sa show si Marilyn Manson dun sa Creep show. So let's just see how the story will progress. I hope, you know, the truth eventually comes out. But for now, let's get back to more music. Eto na muna, pampagood vibes sa atin. Eto na ang SB19 with Hanggang sa Huli at number 7. The day has finally arrived, guys! February 3 na, that means first episode na ng Kwentong Barber with Edward Barber tonight at 6 p.m. kasi every Wednesday na yan at 6 p.m. of course with our very own Edward Barber. At ang kanyang first guest for tonight ay si Darren Espanto! So alamin natin kung ano bang pinag-usapan nila, ano ba mangyayari dyan sa bagong show sa Kumu. Again, sa Kumu yan mapanood sa aming account at MixPH. So guys, make sure that you have the Kumu app downloaded na and you watch Edward sa kanyang first ever episode ng Kwentong Barber with Edward Barber with a special guest, Darren Espanto. At isa pang mapanood nyo sa aming Kumu account ay ang ating Mixed Pwestuhan. So at 12 noon, we have Patrick Maglaya. Tapos at 8 p.m, we have Brian Chong. Sila yung magla-live na free na concert or gig. So pwede kayo mag-request dyan. So pwede natin ma-discover ang mga fresh talents dyan sa Mixed Pwestuhan. But of course, 6 p.m. Kwentong Barber with Edward Barber. But for now, at number 6, we have My Treasure with By Treasure. Nagulo na ko. All of the fans of Noah Centineo, alam kong excited na excited tayong lahat sa last installment sa To All The Boys series. Pero ngayon pa lang, guys, meron ng bagong project si Noah and it's gonna be about what happened recently sa stock market sa US. Kasi, as in, this super big thing happened. Basically, I don't know, like, 100% about it kasi hindi ko naman talaga naiintindihan ang stock market. But basically, may nagpost na user sa Reddit about how to work around yung stock moves ganyan para mas umangat pa yung company nila. And of course, the stock market is dominated by the rich people, yung talagang antagal nang nandun. Pero parang ngayon, itong mga young people, sina Noah, yung magiging group nila, they found out how they can parang triumph over the rich dun sa stock market. So that is what happened in real life and that's what they're gonna be showing dun sa upcoming movie ni Noah Centineo. So, ang galing, no? Parang a few days ago lang nangyari tapos ngayon biglang meron ng project na cast na agad si Noah Centineo. So, abangan na lang natin kung kailan yan mapanood. Tsaka, gusto ko talaga panoorin yan para mas marami akong malaman tungkol sa stock market. But while we're waiting for that, ito ang dapat nyong abangan everyday sa Mix this whole month of February. Our Mix Headliner and Mix Spotlight Artist. Our Mix Headliner is Ben and Ben! So catch the whole gang of 9 sa aming channel everyday and sa Mix. Learn more about them.
And also our Mix Spotlight artist is Ace Banzuelo. So, tingnan natin kung ano nga ba ang mga songs, ano ba yung music niya, sino nga ba siya. So, alamin pa natin yan as we feature him as our Mix Spotlight artist for the full month of February. And now, here are our Mix headliners. Ito na ang Ben and Ben with Sa Susunod na Habang Buhay at number 5. Let's go back to the topic of Kumu. Meron ba kayong mga Kumu apps? Naku, ang dami namin mga shows dyan, guys. Isa na dyan ang Mix Full Screen. Sa mga nakakamiss na maka-attend ng mga concerts, ng mga gigs, eto na, guys, ang solusyon dyan. Meron kaming free na concert at mga gig every Friday at 8 p.m. And marami na kami nakasama dyan sa Mix Full Screen. May mga banda like Mojo Fly, Mayonnaise. Meron din mga solo artists like Kian Cipriano, Bugoy Drilon, TJ Monterde, Christian Bautista, sino pa? Marami pa talagang iba, Sharon Reyes. At eto, this week naman ang makakasama natin ay si Lizelle Garcia from Pinoy Dream Academy. So, do join her at 8 p.m. this Friday. Tapos, every weekend naman, you can win up to 100,000 Kumu coins twice. Kasi every Saturday and Sunday, 12:30 p.m. yan, Mix Pop Quiz with me. Magtatanong lang ako ng 10 questions. Dapat ma-perfect nyo. It's just about music and pop culture, so madali lang siya, guys. So join me every Saturday and Sunday, 12:30 p.m. sa aming Kumu account. Lahat yan, MixPH. Follow me na rin ako, Ayi De La Cruz. Pero sa ngayon, eto na muna ang ating next music video. Here is Paubaya by Moira at number 4. Guys, napapanood niyo ba yung Mixclusive interviews namin? Tuloy-tuloy po yan from Monday to Friday. We have fresh Mixclusive interviews with the local and international artists. Tulad na lang kahapon, I got to interview the international artist from Utah, si Rit Momni. Siya yung nagpauso ulit ng Girl, Put Your Records On, Tell Me Your Favorite Song, originally by Corinne Bailey Rayon. Tapos, siya yung nagpauso, tapos sumikat sa TikTok, nagkaroon ng trend, ng chat, challenge, yung biglang magta-transform ka. Kunyari, wala ka pang makeup, tapos biglang, boom, biglang magkakaroon ka na ng makeup. So, sana nag-gets niyo yun. Pero, siya yun, si Rit Momni. Tapos, at 11 a.m. naman, I got to interview Carl Zarate, the internet sensation. And also, singer din siya. Meron siyang bagong song ngayon, yung Nagmamahal Din Lang. Tapos, meron din ako interview with Alisa Bonaobra. She also has a new song out. It's called Faithful. Tapos, I also got to interview the cast of Paglaki Ko, Gusto Kong Maging Porn Star. Yun yung title ng movie, guys. So, andyan sina Rosanna Roses, Alma Moreno, Maui Taylor. Tapos, yung mga nakasama natin sa interview kahapon, sina Miss Aramina, and the three new girls, we have Anna Halandoni, Rose Van Jinkle, tsaka si AJ Raval. Yan. So, panoorin nyo lahat ng mga Mixclusive interviews na yan. Kahapon lang yan. Isang buong araw lang yun. So, imagine nyo, ilan yung interviews namin from Monday to Friday. So, subaybayan nyo yan sa aming Facebook and YouTube account, Mix Philippines. Tapos, every Tuesday, we also go live sa Kumu. So, lahat ng yan live, panoorin nyo, guys. And also, our Mixclusive interview with Inigo Pascual na kung saan sinurprise siya ng Air Supply themselves, guys. So, that's also up on our Facebook and YouTube accounts. Panoorin nyo yun, guys. As in, yung Air Supply, biglang pumasok dun sa interview at sinurprise si Inigo Pascual. That is with BJ Sam. Go watch it. But for now, eto na muna ang wish ko talaga sana someday ma-interview ko. Here is Taylor Swift with Willow at number 3. On to some local movie news, guys. We're so proud of this kasi yung documentary film na Aswang has qualified for the documentary film feature category sa Oscars, as in 93rd Academy Award. So finally, you know, it has qualified for consideration dun sa isang
isang category, and this is about basically yung drug wars na nangyari dito sa Philippines, and it is by someone from UP Diliman. She's a film graduate and nag-aral din siya sa Lisbon, Budapest, and Brussels. So abangan natin kung ano mangyayari, pero sana no magkaroon din ng recognition and hindi na siya far-fetched masyado, kasi nga 'di ba nanalo na ng best picture yung Parasite sa Oscars before, so why not? Malay natin, ito naman manalo sa documentary feature category. Yes, let's go. Local movie industry. There you go. Pero sa ngayon, pumunta muna tayo sa ating countdown ulit. At number 2, we have Olivia Rodrigo with Driver's License. Alam ko Wednesday pa lang guys, pero planuhin na natin yung Saturday natin. Panoorin nyo ang fresh episode ng Mix Pop Cultured every Saturday yan at 12 noon, kung saan si BJ Sama makakasama ninyo as she tries out new food trends. So abangan nyo kung ano nga ba yung food trend na susubukan niya ulit. Sasabihin niya talaga kung masarap ba o hindi. So makakasiguro kayo kung talagang bibilin nyo rin ba yung food trend na yun. Okay? And also, speaking of BJ Sama na isang K-pop fan, I have some K-pop news for you sa lahat mga fans ng SHINee. They have just dropped the new teaser for their upcoming 7th full-length album. And it's gonna be composed of 9 tracks and diverse daw yung genres na maririnig natin dito. So, tingnan na lang natin. Abangan natin kung kailan ba nila i-release and ano yung mga songs na abangan natin dyan. But for now, eto na muna at number 1. We have, I think, the K-pop artist or the K-pop group that has been dominating all over the world. Here is BTS with Life Goes On at number 1. Life Goes On by BTS at number 1. Keep on voting for your favorites at aming website, mixph.com, and you can also check out the full list of our mix charts there. So, yung Mix Daily Top 10, Pinoy Mix Countdown, Mix International Top 20, and of course, the Mix Hit Chart. So, you can check those out at aming website and many more. And also follow us on our social media accounts on Twitter at MixPhilippines, on Instagram and Kumu at MixPH, and on Facebook and TikTok, Mix.Philippines. On YouTube naman, we have 2 accounts. Subscribe to our channels, Mix Philippines and All Music Mix. Follow me as well at Ai De La Cruz, AI De La Cruz. My YouTube channel din ako, subscribe kayo guys. Ai De La Cruz lang din. And sa Laika, guys, follow nyo ako. I think pa 13,000 na yung followers ko sa Laika. Oh my gosh. Thank you so much guys, follow nyo ako dyan. And thank you so much to Anytime Fitness West Avenue Branch and Nail Files. Maraming salamat po. Hello as always to my lolas na laging nanonood, Nanay Mari Chun, Mama Ding, to my mom, Mommy Ebel. And I'd just like to greet a happy, happy birthday si na Mama Girly and Danica. Birthday nila Feb 1 and 2. So, belated happy birthday. And that is it for the Mix Daily Top 10 for today. Stay safe. God bless, guys. And sana ay happy kayo lagi. Wow. What a last line. So, yes, sana happy kayo lagi. This has been BJ. Bye, guys.